Mula sa higit 600,000 members, bumaba na lamang sa 571,900 ang miyembro ng online kopyahan community sa Facebook matapos mabuking ang layo ng grupo. Ikinatwira naman ni Education Secretary Leonor Briones na kahit wala pang pandemya, ang pandaraya at pangungopya ay bahagi na ng pag-aaral maging ng buhay ng tao. Ang question ng cheating ay hindi lamang question sa education, hindi lamang sa examen sa edukasyon. A question niyan sa buong lipunan ng Pilipinas. At saka yung question ng cheating in schools ay lingering issue, no? Hindi ko dina-justify. I'm saying that it is there and we will not tolerate it. We are now seeking the assistance of the authorities in tracing, no? Kasi mayroon naman talagang may questions kasi dyan eh, at saka may key tayo for the answer questions. Kung na-leak ba yan o napunta sa mga estudyante o nagkopyahan, kailangang imbestigahan natin yan. Ang pagkakaiba lang yung sinasabi ko, dahil problema na yung cheating in society itself. Not just the Philippines, in human nature itself. Ngunit agad nilinaw ni Briones na kailanman ay hindi dapat kinukonsinti ang mga maling gawain, lalo na sa hanay ng mga mag-aaral. Kaya't nananawagan siya sa mga magulang at iba pa nagtuturo sa mga mag-aaral na sa kanilang paggabay ay lagi din ipaalala ang kahalagahan ng pagiging tapat. Tinuro natin sa ating mga bata, yan sa sari, honesty is the best policy. And perhaps the best teachers of honesty would also be the adults themselves. That's why we are calling on all who are involved in helping to kindly moderate or stop their activities, because we will not stop at justifying it, at saying that it exists. We will take steps, and we already are in touch with the appropriate authorities because we will not tolerate it, at least in education. Sa isang online kopyahan account sa Facebook ay patuloy ang pagbahagi ng mga may sagot na modules na mula sa DepEd. Gayun din ang written exams, assignments, lalo na sa mathematics. May mga katulad din na social media accounts na iisaan layon ang magbahagi ng mga sagot sa mga modules at libo-libo ang mga miyembro. Ang Alliance of Concerned Teachers ay sinabi ang ugat ng online kopyahan ay ang napakaraming trabaho na ibinubuo sa mga guro at kalimitan ay sinasalo na ng mga estudyante. Ayon pa sa grupo ng mga guro, ito din ay bunga ng problemadong sistema ng edukasyon sa bansa sa ngayon na anila ay patuloy na itinatanggi at hindi tinutugunan ng pamahalaan. Samantala, ang pambansang pulisya ay kumilos na rin para imbestigahan ang online pandaraya ng mga mag-aaral. Matapos nating marinig ang paghingi ng tulong ni Secretary Liling Briones, kagad kong itasan ang ating anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa Department of Education upang alamin kung paano makakatulong ang inyong PNP dito. Education is the most important part of one's life because, as American civil rights activist Malcolm X once said, it is a passport to the future and that the future belongs to those who prepare for it today. Gaya ng pinapatupad naming reforma sa kapulisan, through our intensified cleanliness policy, handa at seryoso ang inyong PNP na tumulong upang sawatain ito sa lalong madaling panahon upang hindi na lumala pa. Dahil kung sa ganitong estado pa lamang ay talamak ng dayaan, walang mangyayari sa ating bansa sa kamay na mga hindi tapat sa pag-asa ng bayan. May paalala din ang hepe ng pambansang pulisya sa mga magulang at estudyante. Sa ating mga mag-aaral at kanilang mga magulang, hindi pabilisan at patilinuhan ang tunay na intensyon na edukasyon. Kaya hayaan ninyong matuto kayo sa matapat na paraan and at your own face. Dahil ayon nga lagi sa narinig at sinasabi ng ating mga guro, educating the mind without educating the heart is no education at all. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.